Napakaraming sakuna at hindi magandang pangyayari ang naganap sa taong ito. Sabi nga ng karamihan, nagsisimula pa lamang ang taong 2020, ngunit napakamalas at nakakapagod na ang mga pangyayari. Tila hindi natatapos ang kaguluhan at pagsubok sa iba't ibang bansa. Merong forest fire, volcanic eruption, earthquake at virus outbreak katulad ng nararanasan natin ngayon. Ngunit kahit kabi-kabila ang malas, may mga syudad at bansa na binansag ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Iba't iba ang pamantayan kung bakit sila itinuturing na ligtas. Bilang ng krimen, kaayusan, estado ng kapayapaan, kahandaan sa sakuna at katatagan ng mga istruktura ang ilan sa mga batayan sa paghahanap ng mga ligtas na lugar. Ang ilan sa mga lugar na babanggitin sa video na ito ay ligtas dahil sa liit ng populasyon at kaayusan ng komunidad. Ang iba naman ay ligtas tirhan dahil sa mabilis na pagtugon sa mga sakuna at kaunlaran ng kanilang teknolohiya. Ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo ayon sa 2019 Safe Cities Index ng Economist Intelligence Unit ay ang siyudad ng Tokyo, Japan. Tatlong taon ng number one safest city ang Tokyo. Ang ibang siyudad sa Japan ay pasok din sa listahan ng 2019 Safe Cities Index. Ang Tokyo ang itinuturing na safest city dahil sa magandang health, personal at digital security ng bansa. Maayos at mabilis din ang pagtugon nila tuwing may sakuna. Noong 2016, napabalita ang isang sinkhole sa gitna ng kalsada sa Japan pagkatapos ng 7 araw na agapan at nagawa kaagad ang bumaon na kalsada. Ito pa lang yata ang pinakamabilis na road repair sa buong mundo. Matibay din ang disenyo at pagkakagawa ng mga gusali sa Japan dahil madalas magkaroon ng lindol at baha sa bansa. Ang Australia naman ay hindi lamang ligtas na pasyalan, ngunit ito din ay ligtas na lugar tuwing may kalamidad. Sa Melbourne, Australia, ang mga tao ay mabait at matulungin. Tuwing may nangangailangan, mabilis silang tumutulong kahit sa mga dayuhan. Maganda din ang lokasyon ng Australia dahil meron itong mapagkukuhanan ng tubig tulad sa New South Wales at Port Ferry. Bukod dito, may mga taniman din ng gulay at prutas sa Australia. Sagana din sa mga yamang lupa at tubig ang bansa. Kung may kalamidad, hindi mahihirapan ang mga residenteng maghanap ng pagkukuhanan ng tubig at pagkain. Sa Euro, ang bansang Malta ay napapabilang din sa mga ligtas na lugar sa mundo. Tulad ng Pilipinas, ang Malta ay binubuo ng mga islang na palilibutan ng dagat. Malaki din ang naiambag ng lugar noong World War II dahil sa strategic location nito. Base sa UL Safety Index, nakakuha ng 78 mula sa 100 na puntos ang Malta. Ibig sabihin, maganda ang sitwasyon ng ekonomiya ng Malta. Ang kaligtasan at safety interventions ng bansa ay above average din. Ang mga batas ng Malta ay naaayon sa kapakanan at seguridad ng mga mamamayan. Mabilis ang pagresponde ng gobyerno sa mga aksidente, lalo na sa sektor ng transportasyon. Ayon sa United Nations University, ang bansang Qatar ay ang pinakaligtas na lugar sa aspeto ng natural disasters. Mula sa 171 na bansa, ang Qatar ay ang pinakahuli sa talaan at ang may pinakamababang disaster risk. Hindi ito madalas tamaan ng sakuna o kalamidad. Base sa World Risk Report na inilathala noong August 25, 2016. Ang dahilan kung bakit ligtas ang Qatar ay dahil sa matibay na infrastructures ng bansa. Kung tatama ang bagyo o earthquake sa Qatar, hindi daw basta-basta masisira ang mga kalsada, gusali at railways ng bansa. Dahil dito, nalilimitahan ang pagkasira ng mga gusali at pinsala sa mga mamamayan.
Malaki din ang natitipid ng ekonomiya ng bansa na nagagamit sa pagpapabuti ng kalsada, airport at iba pang pangangailangan ng bansa. Kung ang pamantayan naman ay kapayapaan, crime rate at risk ng natural disasters, ang Iceland ang pinakaligtas na lugar sa mundo. Ito ay base sa report ng Global Finance Magazine noong 2019. Nakakuha ng 6.16 na puntos ang Iceland bilang pinakaligtas habang ang Pilipinas ay nakakuha ng 17.70 bilang pinakamapanganib na bansang tirahan. Ang Iceland ay diniklarang pinakaligtas dahil sa mababang crime rate nito. Nasa mahigit 400,000 lamang ang nakatira dito at wala din class system sa bansang Iceland. May mga active volcanoes din sa lugar, ngunit mababa lamang ang banta nito sa mga residente ng bansa. Dahil sa klima sa Iceland, walang lamok, ahas at mga mapapanganib na hayop maliban sa Arctic fox. Wala masyadong polusyon sa Iceland at madaming lugar na hindi pa napatayuhan ng mga gusali. Maliban sa mga magagandang baybayin at mga tanawin, ang Maldives ay naitala bilang ligtas na lugar ayon sa World Risk Index 2019. Dinarayo ang lugar ng mga sikat na artista at mayayamang tao tulad nila Kate Middleton, Victoria Beckham at Tom Cruise. Kahit nasa tabi ng dagat, ang Maldives ay hindi tinatamaan ng malalakas na bagyo. Malabo din itong tamaan ng tsunami dahil hindi ito malapit sa fault line. Sa katunayan, ang gilid ng isla sa Maldives ay may likas na panlaban sa tsunami. Kahit tumama ang tsunami, hindi ito gaanong maaapektuhan ang isla. Gayunpaman, nakahanda ang mga residente ng Maldives sa bagyo at tsunami. Ang sakuna o kalamidad ay maaaring mangyari anumang oras kahit gaano pa kahanda ang mga tao at kahit matibay ang mga gusali. Sa panahon tulad ng mga virus outbreak o pandemic, walang lugar ang masasabing ligtas dahil maaaring matransmit ang virus sa hangin. Ang pinakaligtas na lugar sa ngayon ay sa loob ng ating mga tahanan. Hinihikayat din ang lahat na magdasal at manalig sa Diyos upang matigil na ang mga sakuna. Ang dasal ay mabisang paraan upang tayo ay mailayo sa mga sakit at kalamidad. Habang wala pang gamot sa mga virus o paraan upang patigilin ang bagyo, ang tanging magagawa natin ay humiling ng gabay at proteksyon mula sa Panginoon.